So today, this is my husband's request sa kanyang birthday. Simplihan lang. Gusto niya magluto ako ng pizza, 80s pizza. Alam niyo mga ibig sabihin ng 80s pizza? Ibig sabihin, mga pizza sa mga like oldest. Kasi hindi niyo na to nakikita niyo sa mga pizza na ang pizza ay usually yung nakikita niyo mga pizza, mga Italian pizza na bacon, ham, pizza with kahit like mga bacon, ganoon, hot dog, ganyan usually yung mga pizza nyo nakikita nyo. Last time, kung nakapanood kayo sa aking live, the first ever namin gumawa ng pizza ng katulad that time, sobrang sarap siya. So, una, gumagawa muna ako ng dough. So, meron akong 2 cups of flour, tapos 1 tablespoon of oil, tapos 1 teaspoon of salt, tapos 2 teaspoon of sugar. Yun ang ginagawa natin. So, kung nahirapan kasi ako mag-video kasi ako lang yung mag-isa, no? Wala din akong holder. Tapos, ang ginagamit ko for today is ang phone lang kasi yung camera, kailangan ko pa ng i-charge. So, tingnan nyo mong ang yes ko. Ito nang hitsura niya kapag pinaano ko na siya, pinababble ko muna siya, pinatubo muna ang yes bago ilagay dito sa ating flour para makita nyo. Kasi minsan kasi makikita nyo kapag hindi bumababble yung yes, meaning expired na yung yes or luma na yung yes. Pag hindi naman siya nagbababble, hindi mag-work yung dough natin. Kailangan talaga yung active yes ang gagamitin, ha? Kung hindi magtutubo yung yes, meaning huwag na lang kayong magsimula. Huwag na lang yung ituloy yung paggagawa nyo kasi hindi na rin yan mag-work. Kailangan active yes. Itanong mo yan sa store kung bago ba yung yes. Bago pa ba? Kasi kapag luma na hindi na siya mag-work. Especially, kaya nung last time, dami kong kamali-mali sa pagluluto ng bread kasi hindi tumutubo yung yes. So, ayun na. Sineshake-shake ko na. Minimix ko na yung yes, oil, salt, flour para sa kanyang pizza. Oh, yeah! Pagkatapos nan is tinakpan natin at nirap natin kasi ating i-rest natin ng mga 1 hour. Pagkatapos, ito na yung itsura. Ito na ang itsura niya. And ang ating ginagamit ay ang ating grounded pork. So, ang pagluluto ng grounded pork ay para lang siyang gumagawa kayo ng spaghetti. Ilunod yung grounded pork. Lagyan ng kaunting paminta. Ang ginagamit kayo is ground paper. Tapos, black paper pala. Tapos, lagyan ng kaunting salt. Tsaka, nilagyan ko siya ng like basil leaves ba yun? Basil leaves. Tingnan nyo. Ayan. So, lutuin lang natin to. Kasi hindi naman pwedeng ilagay itong grounded meat agad-agad sa dough, sa pizza natin. Kailangan lutuin kaunti. Tapos, lagyan natin ng tomato paste. Yun kasi ang paborito ng asawa ko. Ayaw siyang gumagamit ng mga spaghetti sauce na Filipino style. Ayaw niyang mga ganyan kasi usually gusto talaga niya itong tomato paste kasi hindi matamis. Tapos, lagyan mo ng kaunting tubig nito para hindi siya magiging maasim. At ito na yung hitsura. Oh. Parang pang ano lang siya. Nilagyan ko rin ito ng onion. Tapos, kaunting tubig para hindi siya magiging maasim at para hindi siya super sticky. Oh, ayan. Pagkatapos maluto niyan, after that is, tingnan yung dough natin, i-roll on, pinaform ko. So, hindi ko siya nilagyan ng paper kasi naubusan ng paper pang oven doon sa store. And last time sa mall, naubusan din sila yung wrap lang ang meron sila. So, itong hitsura. So, nilagay ko na lang dito sa aking lutuan. Tapos, nilagyan ko na siyang kaunting flour bago nilagay ko yung dough para hindi siya dedicate after. And ayan, bago ko ilagay yung grounded meat, kailangan lagyan muna ng kaunting tomato paste again.
Konting lagyan nyo ng kauling tomato paste, tapos spread nyo. Eh, gaano kalaki, di ba? Whole oven na siya, ganyan kalaki. By the way, ang asawang birthday ng asawa ko, ay ano siya, 45 years old na siya. Tapos, usually before, bago kami nag-meet, hindi talaga yan mahilig sa mga occasion, like birthday. Ginagawa lang yan yung mga Christmas, ganun. Para celebrate, para lang sa akin ba, kasi usually hindi talaga siya nagsiselebrate. Ewan ko ba itong taong to, hindi man nagsiselebrate. And tara, tingnan niyo. Pagkatapos nyong lagyan ng tomato paste, pagkatapos nyong spread yan, is ilagay naman natin yung grounded meat natin. At dito na po, nilalagyan ko na siya ng niluto ko na grounded meat sa taas. Oh, yun. Tingnan nyo paano ko nilagyan. So, sang hirap, mag-medium ng ikaw lang mag-isa. Oh, ayun na. Pagkatapos, nilagay ko na lahat ng grounded meat dyan. Tingnan nyo. And pagkatapos, nilagyan ko siya ng mushroom. Nilagyan ng mushroom. Toppings natin ang ating mushroom. Kung gusto niyo naman, kailangan lagyan nyo ng bell pepper ba yun? Yung hindi pang ano ha, yung mamahali na pang bell pepper ba na makain mo diretso-diretso. Hindi ko alam anong tawag yan. Sobrang mahal yan. Kaya hindi ko na lang nilagyan or pwede rin lagyan yung olives, ganyan. Pero hindi ako bumili rin. Ganito lang gusto ko. And may tomato rin ako. Yung tomato, para lang yan sa after kong lagyan ng cheese. So far, kung magtatanong kayo, ito lang talaga yung cheese na binibili ko kasi ito lang yung nakita ko na cheese. Dahil sa 7-Eleven ko ito binili, naghanap sana ako ng quick melt kaso naubusan na sila. And alam mo, itong cheese na to hindi siya maganda sa pizza kasi hindi siya magme-melt. Hindi siya magme-melt, parang mabuburn siya. Hindi siya nagme-melt talaga. Kasi nga, dito sa atin, sobrang mahal ang mga cheese. Ayan na, kinuskus ko na yung cheese. Nilagyan ko din siya ng Eden cheese. Eden cheese na pang, yung bang, ano, pang something-something. Nilagyan ko ng maraming cheese talaga. Kasi mas maraming cheese, mas yummy. Oh, ayan. Arat na, guys. Arat na. Sobrang hirap palang gumawa ng ganitong, hindi siya hirap, pero, I mean, pagkatapos, hirap maglinis, ihilinis dito, linis siyan, oh my god, yung cameraman ko, nawala pa. Tingnan nyo, cheese, dalawang cheese nang nilagay ko. Gusto ko sanang bumili yung quick melt, kaso nga lang, wala talaga eh. Wala talaga. Yung ano naman, mozzarella cheese, sobrang mahal, Diyos ko Lord, 300 yung isang pack. Pero yung isang pack, kulang, kailangan dalawang pack. So, sa cheese pa lang tayo, 600 pesos na dahil sobrang mahal. Uy! Pagkatapos natin nilagay yung daming cheese, nilagyan natin ang tomato sa baba. Sa ibabaw. Oh, tomato. Tapos pagkatapos niyan, ilalagay natin yan sa oven ng around 30 minutes. Hindi ko na pala binigyuhan yung paglagay ko sa oven kasi sobrang hirap na talaga mag-video tapos maglagay ng ano. Pagkatapos, ito na yung kutsara. Lato na siya! Tingnan niyo naman, sabi ko sa inyo, hindi nagme-melt itong ganitong cheese na to. Pero, nilagyan ko pa nga ng 3 years old yung papa niya kasi nga wala akong ibang candle na ipablow sa kanya. Cheers! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Say! No, not! Happy birthday! Happy birthday, Papa! Blow! Blow, Liam! Blow! It's already out, baby. Yeah, but it's dripping in the pizza. Yeah. Uh-oh! Are you wanna blow? That's not a cake! His daddy's pizza. Okay. Guess, guys, how old is Axel? 3. And you right get, and you're gonna have a prize. Everybody knows how old I am. How old you are?
Don't tell. 39. Okay. 39. Now I'm not lying. Don't tell them. I'm 39. Right. Let me slide.